Nandito tayo sa Pajak Paya Mansion ni Giancarlo. And for today's video, tutulungan natin siya na magkabit ng bagong brake set dito sa bisikleta niya. Bali yung stock na brake set nito, yan. It's Shimano, I think Shimano Nan series ito. Then yung ipapalit natin, ito yung Clark Cloud 1. Bago natin kabit, pakita ko muna sa inyo yung itsura nitong hydraulic brake na to. Tapos kumpara natin siya dito sa Shimano Nan series na brake set. So guys, ito na yung Clark's Cloud 1 hydraulic brake. Tingnan muna natin yung mga laman ng package bago natin ikabit. Ito yung kasama ng package, 160 na rotor, 6 bolt nakalagay dito Clark's. Dito nakalagay yung diameter, 160 mm rotor, yung rotation, tapos may nakalagay din dito na torque, 6.2 Nm nakalagay dito, Newton meter. So T25 yung pwedeng gamitin dito na torque na tools. Bali 2 pieces ito. Then ito na mismo yung preno. Ayun, may kasama pa pala siyang bolt. Ito yung bolt. Ito yung bolt para sa preno mismo, yan. At ito naman yung mga bolt para dun sa rotor. Pwede mong tools na gamitin dito is yung torque TORX 25, yan. Nakasend dito. Hindi ito yung Allen, yung parang itsura nito yung parang flower na tools. Aside natin to. Tapos tingnan natin yung mismong preno. So ito na yung preno, guys. Magaan siya. Ayan. Ha? Ganda, oh. Mineral oil din pala yung oil na ginagamit dito. Similar din siya sa ano, yung itsura niya sa Sanan series. Tapos ito yung gauge bulb. Pagkakaalam ko, para ito dun sa ano, kung i-bleed mo siya. Ayan, hindi mo na kailangan itong tanggalin yung cover na to para ma-bleed siya. Tapos ito may magnet ako. Check natin yung levers niya kung aluminum ba to. So yan yung levers niya, yan. It's aluminum. Tapos aluminum din yung mismong adin ng preno. Tapos ito yung adjustment screw para sa height ng lever. Check naman natin yung ano, yung mismong caliper. So yan. Ayan yung mismong caliper niya. At may kasama na siya adapter para sa IS mount. Kung sakaling IS mount yung kabitan ng preno mo sa frame o kaya sa fork, ito may kasama na siya. Ito yung kinakabitan para pag magbi-bleed ka. So yan yung itsura niya. At ito meron siya dito ng ano, nilalagay na insert dito para kahit na mapindot mo yung preno, hindi siya magdidikit. Check natin yung ano, yung brake pad, kung ano itsura nito. Meron tayo dito ng tools. Tanggalin lang natin. Maganda yung ano nito, yung pinaka-lock niya para sa brake pad kasi yan, naka-thread siya. Unlike yung iba na naka-insert lang tapos tinitiklop lang. So ito yung brake pad niya. Napaka-common ng brake pad na to for sa mga non-series na Shimano at sa mga ibang ano, sa mga ibang brakes. Halos ito lang din yung ginagamit na style. Yan yung mahaba yung ganito. So marami kayong makikita nito at mabibilhan. Kahit mga ibang brand o kaya yung mismo Shimano, pwede nyo rin kabit. Silipin natin yung mismong piston niya. So yan yung piston niya. Para siyang mukhang aluminum yata to. Hindi, steel yung piston. Ang Shimano kasi parang plastic or ceramic yata yung piston nun. Ito hindi siya ganun. So ayan, steel siya. Nakita niyo sa loob yan. Kulay silver siya. Salaman natin mamaya yan kung mas okay ba yung modulation nito kumpara dun sa non-series pag naikabit na natin. So balik na natin siya. So kasing check natin, ito yung pang likod. At ito naman yung pangharap. Paras din naman yan, pero maigi na makita nyo din yung itsura. Then may kasama ding IS adapter. At ganun, yan, same to din.
Wala nang pinagkaiba yan dito sa panlikod niya. So yan guys, yung Clark's Cloud 1 na hydraulic brakes. So next natin na gagawin, ikakabit na natin. So guys, mainit na kasi, change venue tayo. Dito naman tayo ngayon. So yan guys, nakakabit na natin tong Clark's Cloud 1 na hydraulic brakes. Next thing na gagawin natin ay bubuksan natin to para makita natin kung ano yung olive fittings nito kasi wala siyang kasamang olive fittings eh. So haba yung kable niya. Nilagay na namin dito at hindi pa namin napuputulan. So check namin kung pares lang ba siya ng Shimano. Yan yung olive fittings nyo. Feeling ko pag-fit dito yung ano, yung Shimano. Kaso nga lang yung dulo niya, parang iba yung lubog eh. Yan o. Yan o. I-ano pa natin. Yan. Not sure ah. Pero iba yung lubog ng dulo. So hahanapan namin to kung ano nga ba yung mag-fit dito. Halos pares lang din ng Shimano eh. Kaso nga lang, itong iniisip ko, itong lubog na to. Ibang palas mo. Oo nga eh. Ito yung tinanggal namin sa bike ni John. Ito yung Shimano na non-series. Check natin kung anong series ng Shimano to. Hindi ko kasi nakita eh. Walang nakalagay eh. Pero this one is non-series eh. Kasi wala naman siya nakalagay na kung ano. Pareha sila. Ng Clark's, ang pinakaiba lang yung piston. Kasi I think this one is ceramic or plastic yata. Eh, hindi ko pa nakakatanggal ng ganito. Pero upon checking naman, doon sa mga previous ko na preno, eh, yun yung pinakaiba. Isang buo siya. At wala siyang butas sa gitna. Tapos ang itong Shimano na to, pinagkaiba niya yung Clark's Cloud is yung lever is aluminum na. Ito bakal pa. Di na namin nakabit yung kasama na 6 volt na rotor kasi center lock yung hubs ni John. So retain lang namin yung dati niyang rotor. So pag nakahanap na siya ng 6 volt na hubs, kakabit na namin yan. Ibibreakin niya ng konti yung preno para makita namin kung okay ba yung kapit niya kumpara doon sa non-series. Preno mo nga bro, okay ba? O kailangan pa ng break-in? O break-in oh. O. So yan guys, nilibot-libot lang dito. Sa street na to, dito sa area nila yung bisikleta niya para ma-try yung preno. Medyo binibreak in niya ng konti kasi hindi pa masyadong kapit yung brake pad. Although gamit na yung rotor niya, hindi pa rin siya ganun kalakas yung preno niya. Okay, ito na si John. Makapit na. Yun. Try pa namin ng mas matagal to. Siyempre gagamitin pa to ni John eh. Kung okay nga ba to na pang matagalan na preno. So far okay naman no? Ayun. Yan tayo. So bali guys, mas magandang option to kaysa bumili kayo ng generic na brakes. Ilalagay ko sa description yung website nila para makita nyo na legit tong preno na to. 20 years in the business na sila yung Clark's. Actually, hindi lang preno yung binibenta nila. Marami pa silang produkto na sulit na bilhin. Alam ko mas kilala sila sa mga shifter cables eh, tsaka housing. Sa mga gustong bumili ng Clark's Cloud M1, available siya sa Bike Bike Bike. May nag-distribute din sila sa mga iba't ibang branch nila.
So kung nagkataon na wala sa branch na malapit sa inyo, pwede naman kukunin dun sa mail. Meron din yata sila sa Shopee nito, no? Oo, meron din sa Shopee. So yun, lagay ko na lang sa description yung link ng Shopee nila para kung gusto niyo mag-purchase nito, eh mas mabilis. So yun, Giancarlo, thank you sa opportunity na ma-check tong preno na to. Saka thank you din sa Bike sa pagbibigay ng preno dito kay Gian. At oh. Diba, no? So hopefully, babalikan natin tong preno na to siguro mga after month kung okay yung performance nito. Dito na lang mga tropa peeps. Don't forget to like and share this video and subscribe na rin kayo sa channel ni Nardo. Ride safe sa inyo and God bless.